So yun mga kaibigan, no, bali pag-uusapan natin ngayon, no, kung paano nga ba natin matatrack yung parcel natin na pinadala sa JMT. Siyempre, dapat nating malaman, no, kung paano natin matatrack yun. Kasi para malaman natin kung ano ba yung status, no, kung saan ba siya nagpe-pending, kung nasaang branch na ba siya. So siyempre, as a buyer, dapat may idea ka, dapat alam mo yung proseso kung paano i-track to, no? Kasi item mo yun, eh. Kumbaga sa'yo yun, eh. Sa'yo yung, ikaw yung higit na maapektuhan kapag na-delay yung item, no? Na in-order mo. At sa seller naman, siyempre, responsibilidad mo rin naman na i-inform yung buyer mo, no? Hindi porket na pagbayad na yung buyer mo is basta yun na yun. Dapat responsibilidad mong ibigay yung resibo, tracking number dun sa buyer mo, no? Magbigay tayo ng effort doon, no? Para hindi naman basta makuha lang natin yung bayad ni buyer is yun na yun. At bago tayo pumunta dun sa proseso, no, kung paano ba natin matatrack yung parcel natin sa JNT app, kung bago ka pa lang sa channel ko, no, sana supportahan mo tong vlog na to, tong channel na to, no, by subscribing to this channel, no. Click mo lang yung subscribe sa baba at yung notification button para lagi kang updated sa mga bago kong video, no. Usually nag-upload ako ng video related sa mga tutorial, no. Ayun, punta na tayo sa proseso, no, kung paano ba gamitin yung JNT app para matrack natin yung parcel natin. So yun mga kaibigan, no, bali simulan na natin, no, paano ba natin matrack yung parcel natin sa JNT app. Bali yun yung tsura ng proof of delivery, no, na usually binibigay ng staff dun sa nagpadala. So kung buyer ka, dapat bibigyan ka ng copy nito nung seller, no. Ito kasi yung proof of delivery na katunayan na talagang pinadala niya na yung item. So saan mo makikita yung tracking number dyan, no, o yung tinatawag nilang waybill number? Sa yung nasa baba ng barcode, yung mga number dyan, yan yung tracking number, yan yung waybill number. So ayan, bali yan yung i-input natin sa JMT app. So bali punta na tayo dun sa JMT app. Ayan, syempre dapat ang una natin gagawin, open mo yung data mo. Ayan. Laging tandaan na kailangan natin ng data para ma-open yung app. Tapos, kapag na-download mo na sa Play Store, no, lalabas naman yun sa menu mo, yung JMT Philippines. Ayan. Nasa baba siya. So, click mo lang yan. Ayan. So, yan yung itsura ng JMT app, no. Other info lang din, no. Bali, makikita mo na rito na 24/7 sila yung customer service nila, no, at yung hotline nila nasa baba. So pwede mong kontakin yan kapag meron kang mga complaints, no, or mga ika-clarify dun sa customer service nila. So ayan. Tapos operating sila 365 days. Ibig sabihin, Sabado, Linggo, meron silang open yung branch nila. So bali, yung tracking gusto nating malaman. So yung tracking yung i-click natin, no. Ayan. So ayan mga kaibigan, no. So, bali, yan yung itsura ng pagka-click natin yung tracking, yan yung itsura na, yan yung lalabas. So, yung may nakalagay dyan sa taas, di ba, sa may search bar, yan, waybill number. So, itatype po lang yung number na nasa ilalim ng barcode, no. So, 930-1185. 1-6-8-4-6-8-4-6. Tapos, dyan sa may keypad mo, no, i-click mo lang yung arrow sa baba. Ayan, yung arrow sa baba. Ayan, i-click mo lang yan. Ayan, so lalabas na yung status, no, kung ano ba yung status ng parcel na pinadala. So, makikita mo rito, no, 100%, no, delivered na siya. So, ibig sabihin na delivered na dun sa kliyente, doon sa buyer, no. Ayan. Bali, doon sa pinakababa, yun yung pinaka simula, no. Kung saan ka nagpadala, no. From Pembo, nakarating siya ng Ilagan. So, ayan, Ilagan City. So, makikita mo yung date, tapos yung oras, no. Kung kailan pinick up,
Ano oras, tapos kailan siya nag-departed, kailan siya nag-arrive. Ayan. So, andyan yung mga details, no? So, kaya dapat mahalaga na malaman mo na meron kang idea kung paano mag-track, no? Kung paano gamitin yung GFTF. Kasi, malaking tulong to, no? At lagi yung tandaan na dapat hingin nyo yung label number o yung tracking number dun sa seller, dun sa nagpadala. Ayan. So, ganun na siya mga kaibigan. No? Ganun lang kadali. Okay, magalala kasi gagawa pa ako ng ibang vlog regarding sa app na to. No? Kung ano pa ba yung mga ibang dapat tandaan. No? Ayan mga kaibigan. Bali, sana nakatulong ako sa inyo. No? At sana nagkaroon kayo ng idea kung paano ba matrack yung parcel natin sa JNT app. Tapos, shoutout nga pala sa mga online seller dyan, no, na patuloy na nagtatrabaho ng patas, no, para sa pamilya nila. At para sa mga nagsisimula pala maging online seller, no, tuloy nyo lang yan. At yun lang mga kaibigan, sana mag-ingat kayo palagi. Peace out!